Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. Ang mabuting balita po ngayong araw na ito ay nagpapakita sa atin ng isang napakahalagang bahagi ng kultura ng mga Hudyo. Ito po ay ang kanilang pagnanais na manatiling kalugod-lugod sa harapan ng Panginoong Diyos. Gusto po nilang manatiling kalugod-lugod. They wanted to remain worthy before God. Kaya naman ang napakaraming batas ng mga Israelita ay nakatuon upang marating ang adhikaing ito. Kaya yung 10 utos ay dumami pa ng dumami ayon sa kanilang interpretasyon para sila'y manatiling kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Isa na po dito yung nakita natin sa mabuting balita ngayon. Kung gusto mong maging kalugod-lugod, huwag kang hihipo o lalapit sa kahit na anong madumi. Kaya napakinggan natin, halimbawa, yung kanilang batas na kapag ikaw ay galing sa palengke, mayroong sadyang pamamaraan ng paghuhugas ng iyong kamay, paghuhugas ng iyong pinamili sa palengke, sapagkat pwede kang maging madumi dahil ikaw ay humipo sa mga madumi. O halimbawa, yung mga kababaihan na ang tawag natin ay mayroong monthly period, sila'y hindi nakakapasok sa mga templo hanggat hindi nila naisasagawa ang ritual ng paglilinis. Ito po ay mga batas na kanilang inilagay para sila'y manatili na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yung hindi paghipo, yung hindi paglapit sa mga madudumi ay kanilang inilapat hindi lamang sa mga bagay, kundi pati sa mga tao. Kaya hindi ka dapat nakikisalo sa mga makasalanan sapagkat ikaw rin ay magiging madumi. At kapag ikaw ay naging madumi dahil sa iyong pakikisalo sa mga makasalanan, hindi ka magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Baka po sasabihin natin ay, Father, wala na po yung kaisipan ngayon sa modernong panahon. Hindi na po kami naniniwala dyan. Mga pinakamamahal, pwedeng wala yung batas. Pero yung espiritu ng batas ay nandoon pa rin. Anong ibig sabihin ko? Wala na tayong batas na ganoon na hindi dapat tayo nakikisalo sa mga makasalanan. Pero magpahanggang ngayon, pwede po tayong makadama ng kakaiba kapag tayo ay nakakita ng isang makasalanan sa loob ng simbahan. Halimbawa, pagpasok mo sa loob ng simbahan, makikita mo doon yung iyong kamag-anak na nakikisama sa hindi niya asawa. Sasabihin natin, bakit siya nasa simbahan? Bakit siya pumapasok ng simbahan? May kinakasama siya na hindi niya asawa. O halimbawa, isang magnanakaw, sasabihin natin, siya'y dasal ng dasal, pero siya naman ay kurap na tao. Wala na yung batas, pero nandoon pa rin yung espiritu ng batas. Kung kaya't hindi natin matanggap na makakakita tayo na isang makasalanan na nasa simbahan. Lalo't higit halimbawa, kung yung makasalanang yon ay yung pari mismong nagmimisa. Halimbawa, kung mabalitaan nyo na yung paring nagmimisa ay may anak,
o kaya isang korap na pari, baka sasabihin ninyo, ayaw kong sumimba sa paring yon sapagkat siya'y makasalanan. Mga pinakamamahal, ganyan pa rin yung ating kaisipan. Ayaw nating makahalubilo sa mga taong masasama't makasalanan sa kaisipang baka tayo rin ay maging madumi. Kahit po sa ating ordinaryong pakikipagkaibigan, we don't want to identify ourselves with sinners and with bad persons. Ayaw natin na maidudugtong yung ating pangalan sa mga taong masasama, sa mga taong may bisyo, sa mga kriminal. Ayaw natin, sapagkat madudungisan ang ating pangalan, madudungisan ang ating reputasyon. Ngayon, naunawaan natin kung ano yung nangyari sa mabuting balita. Nagtatanong sila, bakit nakikihalubilo, bakit nakikisalo si Jesus sa mga makasalanan? Makikita natin dito ang puso ni Jesus. Ang sagot ni Jesus ay yung binasa ko kanina, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ano po yung makikita natin dito? Ang habag ng Diyos. Ang awa ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma. Ito po ay 40 na ating pag-aayuno at pananalangin bilang paghahanda natin sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Saan po nakatuon yung ating paningin? Who involved himself in the lives of sinners? Isang banal na Diyos na nakisalo sa buhay nating makasalanan. Hindi natin maunawaan ang krus at hindi natin maunawaan ang diwa ng buong Kwaresma kung hindi natin pakalilimiin ang pag-ibig ng Diyos, mga pinakamamahal. Yung kanyang habag na siyang dahilan kung bakit tayo naririto. Huwag nating titingnan yung sakit ng iba sa pag-aakalang tayo walang sakit. Hindi po. Kung papaanong huwag nating titingnan yung kasalanan ng iba na magdadala sa ating isipin na tayo'y walang kasalanan. Yan po ang nakakatakot kapag tayo'y tingin ng tingin sa kasalanan ng iba. Kapag tayo ay kwento ng kasalanan ng iba, baka akalain natin na sapagkat sila'y makasalanan, ako'y walang kasalanan. Baka sa pagkukwento natin ang kasalanan ng iba, iniisip natin ako'y walang kasalanan. Hindi po. Lahat tayo'y makasalanan. Yung magsasabing siya'y walang kasalanan, ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y sinungaling. Siya'y sinungaling. Yung magsasabing siya'y walang kasalanan, siya'y sinungaling. Sapagkat lahat tayo'y makasalanan. Ibig sabihin, mga pinakamamahal, si Jesus ay naparito para sa ating lahat. Huwag mo nang titingnan ang iyong katabi. Huwag mo nang iisipin ang iyong kamag-anak. Huwag mo nang iisipin ang iyong kaaway. Ikaw mismo, you are the subject of God's love. You are the subject of God's love. And God is inviting you to get involved in that experience of love.
damahin mo ang pag-ibig ng Diyos. At mula sa pag-ibig na yan, ay mabuhay ka. Ano pong uri ng buhay mayroon yung isang taong nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos? Ito po yung isang napakahalagang binanggit ngayon sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías. Ang sabi dito, kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Kapag tayo'y nabuhay sa pag-ibig, madarama natin ang kagalakan ng paglilingkod sa Diyos. Uulitin ko po iyon at sana po'y baunin niyo iyon sa inyong pag-uwi mula sa pagdalaw ninyo dito po sa National Shrine. Kapag tayo'y nabuhay sa pag-ibig ng Diyos, madarama natin ang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. At yun naman po yung hinahanap natin. Ang tayo'y maging masaya. Yun ang hinahanap natin. Ang tayo'y maging masaya. Hanapin natin yung kaligayahang yun sa pag-ibig ng Diyos, na alam nating lahat tayo ay pinagpukulan ng dalisay na pag-ibig ng Diyos. Kaya napakaganda po ng paalaala ni Padre Pio, na alam ko pong ito'y alam na alam ninyo, siguro po ay gasgas na gasgas, pero nananatiling buhay ang paalaala ni Padre Pio. Pray, hope, and do not worry.